Kamusta naman ang feeling ng bagong mami? Makakalimutan mo lahat ng pagod na pinagdaanan mo habang pinagbubuntis mo siya at saka yung sakit nung pinanganak mo yung bata. Magbabago yung buhay mo talaga. Oh, teka lang, wait lang, friend. Ha? Bibigyan kita ng ulirang ina-award, ha? I can't believe it, pare. Ikinuha mo na nga ng NBI at CIA clearance ang yaya mo. Pagkatapos, gabi-gabi, ikaw pa rin ang buyat? Eh, kasi nga, ang katwira ni Angie, since pareho kami nagtatrabaho, we have to spend as much time as possible with the kid. So when we get home from work, kami pa rin nag-aalaga para raw may bonding sa parents yung anak namin. Alam mo yun si Jed, pag-uuwihan sa bahay, kahit gaano kapagod sa trabaho, umiyak lang yung anak niya. Kahit patulog na, tatayo yan para lang alagaan si Rafa. Sige na nga. Baka kasuha mo pa ako ng gross negligence, eh. Teka, si Rafa. Don't go away. I'll be right back. Hey! Ano? Si nanay magkukonsihal? Oo! Ay nako, kagawad pa lang nanay mo kung umasa na parang diktador. Eh lalo na kung maging konsihala yan, lukalukang yan. Bronson, say hello to baby. Come on, hello baby. Ay, Bronson, huwag masyadong pakialaman yung bata. Baka mausog. Yes, Dad. Jed, nagtatampo ang mama mo kasi daw hindi nyo kami dinadalaw. Ang feeling niya ay nakalimutan mo na kami. So how come they can drive all the way to Cabanatuan just to see that family? Ma? Is that the real issue here? That we drive all the way to Cabanatuan? Masama yan dyan sa apo ko. Para pakainin kayo ng butota niyan. Hindi ka pa ba nagsasawa dyan sa longganisang yan? Charito, do not forget that Belita is the mother of Angie. So, I am the mother of Jed. I guess you've already heard Marie Chris has resigned. You're the new EP. Huh? You had the choice, Angie. No, Jed. Wala akong choice. Kasi pag tinagihan ko tong offer na to, ako mapapasama. Teka. Kasi ibig sabihin nito, malaki ang tiwala ng management sa akin, kaya ako binigyan ng bagong show. Ito na yung chance. Angie, di ba ikaw ang laging nag-i-insist that we spend quality time with Rafa? Let me ask you now, how much time can you actually spend with your son now that you have a new show? How much money ang kailangan nating gastusin dito sa bahay every month? Sa dami ng binabayaran natin at sa dami ng hinuhulugan natin. Good night. Ingat, ha. Sino kasama mo? Actually, I'm meeting up with some friends, eh. Kaso, napaaga ako because they have meetings pa. Gusto mo bang samahan kita habang naghihintay ka ng mga kasama mo? Tama na. Kulit mo. Tama na. Ayoko na. Naman, eh. Halika na. Bakit, ha? Hindi, halika na. Ano ba nangyayari? Ani naman eh. Wilbur, may papagawa ko sa'yo. Ano nga? Basta, makita mo ba yung babae na yon, yung mahaba ang buhok, yung naka-block? Friend, huwag kang magugulat, ha? Hindi naman sa nangiintriga ako. Catalina, sobrang suspense na yan. Ano na nga? Dyan, eh, booking ka na. Sino ba nagpadala sa'yo niyan? Hindi na importante kung sino at hindi rin yun ang issue dito. Angie, ikakasal na yung tao. Eh, yun naman pala eh. Ikakasal na pala siya. Bakit nakikipagkita pa siya sa'yo? Teka, hindi nga kami nagkita eh. Nagkabanggaan lang kami and we are just friends. Sorry kung nagtatanong ako ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Leche! Huwag mo akong ma-leche-leche. Leche! Sa Angie! Nakausap niya na po ba yung asawa niyo? Eh, hindi nga, kasi naglobat yung telepono ko. Bakit? Ma'am, nakakailang tawag na po siya. Yung baby niyo daw po kasi. Your son is sick! Ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Yung sarili mo kagustuhan? O yung ikasasaya ng bata? Kiss, tatay. Kala ko ba may taping ka ng Tuesdays? Ba't nandito ka aga-aga? Ah, kinausap ko na si Norby. Nag-design na ako dun sa isang show. Ano? What? Hello? Why'd you do it? Alam mo, Jed, may narealize din kasi ako eh.
Career din pala ang pagiging isang magulang at pagiging isang asawa. Hey, Rapa! Eat na. Eat na the ice cream. Ah, very good! Nay, hinay-hinay lang po sa pagpapakain ng ice cream kay Rafa. Bakit? May sakit ba ito aking apo? At bawal sa kanyang ice cream? Come on, eat. Hindi naman ho, eh. Talagang ayaw lang ho kasi talaga ni Angie pinapakain ng cake tsaka ice cream itong si Rafa. Sino ba yung kalaro nila? That's, Dennis, best friend ni Rafa. Next door neighbor namin yan. Airpat yan, mabait. Very friendly. Yang bang si Kay at si Dodi, gano'n na ba katagal mag-asawa yan? 3 years na, no? Mga 3 years. Bakit hindi pa sila nagkakaroon ng anak? Ewan ko lang, ha? Tansya ko dyan kay Dodi. Hindi abot. Imagine, bawal siyang kumain ng chocolates. Bawal siyang kumain ng ice cream. Bawal siyang maglaro ng toys. Bakit na mo ba, Efren? Sabik na sabik yung aking apo, kumain ng ice cream? Aba, eh kung makalunok, para nakikipagkarirahan ng lamunan? Genetic yan. Hindi ba yung nanay ni Angie, luka-luka? Magtataka ka pa ba that she will inherit yung pagkaluka-luka ng nanay niya? Is that woman? Itaga mo yan! She's crazy! Nagpapatawa ka ba? Ano naman nakakatawa sa sinabi ko? 10 days in Spain? Oo! Di ba sinabi ko sa'yo yung barkada namin ni Ronnie at saka ni Erwin, si Kenneth? Yung nag-migrate na sa San Francisco, then he moved to Barcelona to work, ayun, nag-iimbita. Eh, naisip ko, we both need a break. Plus, yun na rin yung na-adult nating honeymoon. Iiwanan natin si Rafa dito ng 10 araw? Angie, Rafa is 4 years old already. Hindi na alagain yun. Andiyan naman si Yaya Susan eh. Ah, at sa palagay mo mapapanatag ang loob ko dahil kasama niya si Yaya Susan? Eh di sige, doon siya sa mami ko. Sasaktan kita kapag ginawa mo yan. Eh sige, sa nanay mo. Iiwan mo si Rafa sa nanay ko. Pagmumukhang buto tayo na, no? Sige, may suggestions ka? Rafa, magpapakabait ka, ha? Susundin mo lahat ng sasabihin ni Yaya at saka ng mga tita mo, okay? Opo, nanay. Sandali lang kami mawawalan dalawa ni tatay. Tapos babalik na kami kagad, ha? Valeriano! Hoy, gabal doon. Kamusta? Jed, Angie, this is my girl, Teresa. Hola. Teresa, hi. Nice to meet you. Ha? Anong oras kinuha si Rafa? Ano problema? San daw dinala? Dili ko man po alam kung saan po dinala. Ma? Where are you right now? I just took Rafa shopping. Here, your tatay. Tatay, bini. Binilan ako toys ni mamita. Ano nang nangyari? Asa na sila? Okay na, Angge. Pauwi na raw sila. Ninang, masakit ng tiyang ko. Naku. Hi, ati. Kamusta si Rafa? Okay lang po, ati. Pakausap nga. Angie! Como estas, amiga? Si Rafa, gusto ko makausap. Okay naman siya. O, alam kong okay si Rafa, pero gusto ko nga siya makausap. Best friend, meron akong sasabihin sa'yo, pero huwag kang magpapanik, ha? Panik? Ano na naman ang nangyari kay Rafa? Ay, Panginoon ko po. Asan niyo abang ko, ha? Dali, dali! Ipasok lahat dyan! Everything, ha? Ano na naman? Oy, tama na yan! Pambihira ka, oo. Kayong dalawa ni Jocelyn, ihanda niyo aking tulugan. Naintindihan mo? Opo. Catalina, bakit mo hinayaan? Bakit mo hinayaan tumira ang nanay doon? Sabihin mo, bumalik sila kabaratuan ngayon na! Anong gusto mo gawin ko? Pumunta ako sa inyo, tapos hilahin ko yung nanay mo palabas, palayasin ko. Eh, kung sapakin ako nun. He! Mamita! Papito! Rafa! Balae! Bilita! Papita! Oh, Rafa, why are you crying? Rafa, are you hurt? Uy, may bukol sa ulo. Ha? Kabili, kabili! Let me see. Oh, yung bukol! Why? What happened? Nadapa ka? Nauntog ka? Si Dennis. Yung kalaro mo. Anong ginawa? Nagpugna ako dito. Ha? Hoy! Ba't
ako anong ginawa ng babae niya sa anak ko, ha? Yes, we were there. Binato ka ng babae niya ng anak ko pagkatapos kinulot! Kaya nga humihingi kami ng dispensa ng misis. God damn it! Binato ka ni nanay si Dennis. Tapos kinulot. Oh, ano? Narito na ako! Anong pinuputak mo dyan, ha? Carlos, please stop them! What's your problem? What's your problem? Patulan ba naman ang bata? Yan tarantadong anak mo, ang unang nanakit sa aking apo! Dahilan ba yan para saktan mo ang anak ko, ha? My son is 6 years old! Oh, eh bueno naman! Tatawag na ako sa airlines. Day after tomorrow, uwi na tayo. Oo nga. Boyfriend, ang nanay. Sigurado kayo? Baka naman kaibigan lang, nilalagyan nyo lang na mali siya. Nagli-lips to lips sa harap namin, Angie? Gawain ba na magkaibigan yun? Nakakainis! Nakakabuisit! Kung kailan tumanda! Kung kailan bumibigay na yung bewang at balakang niya at saka naglande! Ano ba? Imoto ko lang imoto dito, tawa ka ng tawa dyan! Ano naman gusto mo maging reaksyon ko? We're here! Baby Lechon! For everybody! That's right! Balikbayan ho pala kayo. Oh, yes. Douglas is from Chicago. That's in the U.S. That's right. You know what? I stayed there, maybe about 40 years of my life. Tagal ho nun, ha? Binata pa ho kayo? No. I got 6 children. They're all married. Ah, so may asawa ka na pala. Biyudo siya. Tell you what? 3 times. Tatlong beses kayong biyudo? You got it, honey. Kaya nga, available na available si Douglas. Right, honey? You got it, sweet pie. Ayokong isama ang mami mo when I give you the news. Kasi baka lalong nervyusin yun. Alam ba ni Ate Maricris? Is she coming home from the States? Your sister wanted to come, pero sabi ko sa kanya, hintayin muna natin ang resulta ng tests. Pero sigurado na may tumor sa breast si Mami. Yes. Alam mo, hintayin na lang natin kung ano sasabihin ng daddy mo. Kasi doktor yun. Masasabi niya kung ano talagang kondisyon ni Mami. Diba? Hoy, huwag kang nga ganyan, Jed. Nerbiyosa na nga yung nanay mo, ipapakita mo pang kinakabog ka ng husto, eh di mas lalong nawala ng lakas na loob yun. Hi! Jerome! Oh. Jerome! I have cancer! How'd you know that? Bakit ka ba argue ng argue sa akin? Katawan ko ito! Alam kong cancer ng tumor na ito! Ma! Pupunta tayong hospital tomorrow, and then the doctors will take out the tumor, and then they will analyze it. Only then will we find out kung anong meron ka. We will have the results of the biopsy by tomorrow afternoon, the latest, Dr. Valeriano. Thank you, Doc. Oh, kayo na pala kayong dalawa. Kinahanap kayo ng mami niyo. Kana? Good morning! I have the results of the biopsy. Ayan na! The tumor is benign. It is just some abnormal development of fatty cells that somehow solidified. So, there's nothing to worry about. No! Huh? I want more tests. But ma, you're okay. Bakit ma, mas marunong pa kayo sa akin? Eh, katawan ko ito! I know there's something wrong! I demand more tests! Dad, baka ang kailangan dito kay mami, drug test na. Drug test? Andiyan po ang kapatid niyo. Sino kapatid? Si Utap po, te. Naglayas-layas ka? Nag-alsabaluta ka? Gusto mo bang patayin ka ni nanay? Eh basta, ayoko na dun. Tuwing nakikita ko yung buwis na boyfriend ni nanay, eh sira na araw ko eh. Eh ngayon, halos araw-araw na tumatambay sa bahay, matanda na yan eh. At saka? O at saka ano na naman? Eh, ate. Ano?
Kagabi doon na nga sa kwarto ni nanay natulog yung matanda eh. Hindi ka na nahiya! Sa harapan ni kuya at ni Otap, dito mo pinatulog yung lalaking yan? Nahilo siya! Inatake ng high blood. Eh, hindi na makauwi. Kaya hayon, doon ko sa kwarto pinatulogan dito Douglas mo. Oh, eh ano masama doon? Pinatulog mo sa kwarto mo, Nay. Sa kama mo, nagkulong kayo dyan sa loob ng kwarto mo. Tinatanong mo sa akin ngayon kung anong masama doon. Hoy! Aghilita, ha? Baka nakakalibutan mo. Nanay mo pa rin ako. Anak lang kita. Inirilang kita. Ma, you're not that sick. Isa pa, mas mahirap yung nandito ka mag-isa sa bahay. Lalo na't recuperating ka. Mabuti na lang, andito ka pa. Nagtsatsaga sa akin. Alam mo namang ang dami-daming problema ng pamilya ko, Jed. Ang dami ko rin iniisip sa trabaho ko. Samantalang ikaw, wala ka ibang ginawa, kundi tumambay sa bahay ng nanay mo. Bakit? Pamilya mo lang ba may karapatang magkaroon ng problema? Hoy, ikaw ang nagsabi sa akin, ha? 100% authenticated, confirmed, certified. Walang sakit ang nanay mo, Jed. Ang nanay ko matindi ang sakit nun, nasa utak, napapraning, nababaliw, walang gamot doon. Alam ka na maiwanan ko yung nanay ko. Baka sinabi mamaya ko pag bang... iniwan ko yun kung ano pa masabi nun. Sinabi ko bang iwanan mo? Ang sa akin lang naman kasi, the more na ina-encourage mo yung nanay mo sa ginagawa niya, masalan yung iniisip na effective siyang artista sa ginagawa mo. Ang lakas ng loob mo magsabi ng ganyan eh. Palibasa hindi nanay mo nagde-demand eh. Kung concerned ka sa nanay mo, concerned din naman ako sa nanay ko. Children, I'd like to make a very important announcement. Magpapakasal na kami. I'm so happy. Come here. Oh. Stay beside me, honey. Nay? Oh. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Bigyan niyo ako ng isang magandang dahilan, Nay. Isang magandang dahilan lang kung bakit gusto niyong pakasalan yung lalaking yan. Bakit? Marami. Pero, isa lang ibibigay ko sa'yo. Gusto kong maging masaya. Ano pa bang klaseng kaligayahan ang gusto mo, Nay? Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Maramot na ako kung maramot. Luka-luka na ako kung luka-luka ako. Pagtawanan niyo ako, ayos lang. Ito man lamang huling taon ng buhay ko. Matikman ko man lang ang kasayahan. Hindi ko pa naranasan. Gets it? If you don't get it, then let's forget it. Hello, Ange? Pwede umuwi ka muna. Ange, hindi pwede. Nagdi-dinner kami nila mami tsaka... Alam kong kailangan ka ng nanay mo dyan, pero kailangan din kita dito ngayon. Asawa mo lang naman kaya ako. Okay. Okay, relax, relax. Andyan ako. I have to go, ma. Tapusin mo muna ang pagkain mo. The whole day you've been working and I... No, Charito, he has to go. Go ahead, son. Yes, Dad. Bye, ma. You know, Carlos, you always contradict me in front of my son. And when you do that, you humiliate me. I know you're the mother, but the moment he decided to get married, ang kanyang responsibilidad ay sa kanyang asawa, not to the mother. I should know that's what I did when I married you. Nabigla ka lang naman. Manang-mana ka rin kasi sa mami mo eh. Kuminsan pag nakikarried away, walang prenong bibig. Pero di ba rin, sabi nila, habang tumatanda ka, lumalaki kang parang mga magulang mo? Huwag ganun. Uy, Jet, ikaw pag tumanda kang pareho ng nanay mo, hihiwalayin talaga kita. Promise. Bad yun. I've been trying to call you on your cell phone. Lagi na lang busy. Kung hindi busy, no answer. I wish I had more time to spend with you, ma. Pero marami rin akong obligasyon. And yes, I know it's not a good excuse.
Pero... I'm trying to be the best son there is. Pero alam mo, Ma, I'm not a bad son either. You know why? Because I'm trying to be a good father and a good husband and a good son at the same time. I love you, Ma. Alam mo, Jed? That's all I've been waiting to hear all this time. Andiyan ba si Nanay? Oh, gusto sana namin sorpresahin eh. Oh, tamang-tamang timing nyo. Oh, asan ba siya? Nagkukulong sa kwarto. Bakit? Break na sila ni Kano. Ano ba kasi nangyari sa pinakabatang love team ng Pilipinas? Ang plano ko kasi... Gusto ko sanang isama si Otap para doon siya mag-enroll sa kanyang pagiging college. Kawawa naman kasi yung bunso kapatid mo. Sabi naman niya, no! No, can that's not part of the deal. Gusto niya, ako lang walang sabit. Deal or no deal, sabi ko naman, no deal! Basta andito lang kami palagi para sa'yo, Nanay. Sa ayaw mo man o sa gusto mo, dito lang kami. Oh my God! I can tell it! Oh, my bakit na naman? God. Bakit? Anong problema? I almost made it! Atot na atot pa naman akong makasigot ng Hanging Amerika. Tapos, eto, walang nangyari. Sisigot-sigot pa rin ako ngayon ang usok ng aking boto, Tay. Okay lang yun. Dito ka na lang sa amin. Aalagaan ka na lang namin. Lola! Lola! Saan ang apo ko? Come! Lola! Lola, give Lola a kiss! O, Rafa, bakit? Andito na siya! Sino? Merry Christmas, everybody! Nay, akala ko sabi niyo sa amin, hindi kayo makakarating. Hinatid kami ni Kuya Efren eh. Eh, papunta naman sila sa bahay ni Ate Shoni kasama ang mga bata. At naisipan ni Nani na dumaan dito. Bala eh. Merry Christmas. Neighbor! Olex! Merry Christmas, ha? Nakuha niyo ba yung biskoteng padala namin? Oo, maraming salamat, ha? Ito naman ang gift namin sa inyo, ha? Ano yan? Sugar-free? Oy, thank you. Oy, ito para kay Rafa, ha? Oh, Rafa, what will you say? Thank you, Dennis! Jed! Oh, Daddy! Oh, asan na yung aking apo? Oh! They're here! Merry Christmas po. Oh, and also with you. Mrs. Yaha? Pasensya na po kayo sa mga nangyari sa atin dati. Dennis? Sorry po. Oo nga ho naman, Nay. Nag-aayos na naman sila ni Rafa eh. Well, that's good. Since you're sorry, then, I am to apologize. Sige pare, mauna na kami. Merry Christmas. Sino ba asawa ng lalaki niyan? Hindi ko na pagkikita. Eh, Nay, biyuda na ho kasi si Alex eh. Oh? That's good! Oh! Bro, kaya hindi ka tumataba kasi hina mo kumain. Tingnan mo, ayaw mo kumain, oh. Ano, sabihin na ba natin? Is there any problem? No, Ma. There's no problem. Ito lang kasi si Angie. The past few days, maraming nirereklamo. Ma, akala ko nga nung una kaya wala akong gana kumain. Kasi pagod ako sa trabaho. Tapos maya-maya, nahilig na ako sa pickles. Yep.
Magiging kuya na si Rafa. So happy! Isip pala eh! Yes! Yahoo! This is the best Christmas gift you have given us. Ay naku ma, at saka alam niyo ba kung saan-saan ako nahuhumaling ngayon? Akala ko kanina kung ano lang ang gusto ko i-collect. Yung pala naglilihi na ako. Di ba, Bronson? My God! Yuck!